Alright, so magandang maganda at kapayapaan. Ito na naman po ang inyong mas batinyong kusinero. Ngayon po ay gagawa tayo ng isda. So, ito po yung isda natin. Ipapangat po natin siya. O parang steam lang po ito. Dito ko sana lulutuin. Yung problema ay naubusan ako ng gas. Nagugutom na yung aking asawa. So naisip ko, papakita ko po sa inyo kung paano po magluto ng isda sa microwave. So, ito po yung ating isda. Itong isda po na to is sea bream po ang tawag dito. Ayan. So, sa mga gulay, ito po yung ating gulay. Meron po tayong kamatis. Yan mo nakikita. Kamatis, sibuyas, luya, bawang, capsicum. Ayan po yan. Tapos gagamit din po tayo itong dahon ng ng sibuyas. So ang gagawin lang po natin ito, isasapin lang po natin ito rito sa ilalim para hindi po siya dumikit. So parang paksiw na steam na pinangat. So ganyan po siya dyan. Yung kamatis po natin, lalagay din po natin dyan. Ayan. So okay na po yan. Dito, para hindi ho siya magdikit mamaya, maglalagay po tayo ng konting sesame oil. So, patakan natin ng sesame oil. Okay na yan. Para mag-steam po siya, lalagyan natin ng tubig. Siguro mga 2 sandok nito. Yun lang po ay para hindi siya magdikit mamaya. Sa bagay po, yan po na may magtutubig pa rin kasi yung katas po nitong mga gulay natin. So, mabango po yan. Tapos dito po, maglalagay tayo ng asin. Kung gusto nyo po maglagay ng patis, wala pong problema. Mas masarap, may patis. Mangyari po lamang ako yung walang patis na natira. So, patis yung wala akong ilalagay. Lagyan natin ng paminta to para templado na rin po. Para medyo makatotohanan po tayo, maglalagay po ako ng magic sarap. Ayan. So, lagyan natin. Ngayon po yung ating isda, ihiwaan lang po natin ito rito para mas mabilis po siyang maluto. Ayan. Bahala po kayong paano ang hiwa ang gagawin nyo. Nasa inyo na po yan. So, ang gagawin po natin ito, mamarinate lang po muna natin yan. Lagyan natin ng paminta. Ayan, mas maraming paminta, mas masarap. Ngayon, habang nilalagyan ko ng asin, mag-shoutout ulit ako, uunahin ko na si Baby Bam Bam. Ayan, anak ng aking pinsan na nasa Tate. Tsaka yung magiting na asawa, si Don, ayan, mapagpala sa inyo. So, Baby Bam Bam, tuloy yung tito, lalagay lang po natin ito rito. Ngayon po, lalagyan po natin ng lemon zest para mas lalo siyang maging mabango. So, ganyan siya. Ayan. Saka pipigaan po natin ng lemon juice. Ito po yung mas masarap po ito. Pagka meron po akong sauce kasing ginagawa na pwedeng gawin sa lahat. Pang palaman, pang sausawan lahat. Ang tawag ko po dun is Pookie Pookie. So medyo masama po yung pangalan niya pero hindi po siya bastos. So okay na po yan. Gagawin po natin dito, babalutin lang po natin ito ng kumpin. Yun po yung para magiging steamer natin. Yun, baliktad pala. So, lagay natin ito. Bali, steam mo natin siya ng, ma-microwave natin siya ng mga, siguro, 5 minutes hanggang 10 minutes hanggang sa maluto lang po. Wala pa yung deliver ng gas, hindi pa dumarating.
So doblehin lang po natin siya para hindi siya bumuka mamaya. Yan. Okay na ito. So, ganito na po siya. Papasok natin ngayon sa ating microwave. Ito po yung microwave natin. So, ito yung microwave natin po. Tanggalin natin ito. Ayan siya. So, lalagay lang po natin ito rito ng 5 minutes. After ng 5 minutes, babalikan po natin siya. So, 5 minutes po, babalik tayo dyan. Ngayon, habang inaantay po natin yan, eh magsa-shoutout po ulit ako sa, syempre, walang sawang panunod ni Miss Margaret ng Canada. Kamusta ka na dyan, Inday? Stay safe. Ayan, si Baby Bam Bam, si Glyza, at si Don. Kapatid, magandang gabi sa inyo kasi laging gabi yung pagluluto ko eh. Yun lang, day off. Kamusta kayo lahat? Tsaka yung aking pamangkin na nasa Masbate, si Rosen Zaragoza. Zaragoza, Zaza, basta yun yun. Sa kanyang tita, si Ruby, eh, kamusta kayo? Ayun, yung aking pinsan na si Manoy Enteng. Ayan. Manoy Enteng, kamusta po? So, antayin lang po natin yung 5 minutes dito, tapos babalikan po natin yan. So, ayan po. Tignan natin siya ngayon. After ng 5 minutes, bango, naamoy ko. Ayan, magulo yung aking. Konti pa. Siguro 10 minutes pa ulit. Play ulit natin. 10 minutes. Ayan, 7 minutes pa lang muna. So, ayan po. Malapit na siya. Malagay ko ito yung luto na. Antay lang natin siyang maluto. Malapit na siya. Eh, mga taga Maynila pala. Palimutan ko yung iba. Na si Dikilla at si... Ano ba yun? Maylin. Sorry. Yung aking nanay. Masbate. Doktolero Dikilla Medina. Family. Yan. Kamusta po kayo dyan? Kila Tita Maling. Oh.
Alright, titingnan na natin ngayon. Ayan. So yan na sa mukhang mainit talaga. Uy. Tingnan natin ngayon. Aray ko po. So, luto na po yung ating isda. Ayan. Init, aray. So, kung nakikita nyo po, yan na po siya. Yan, luto na po yung ating pinangat na isda sa microwave po natin yan niluto. Ayan, tingnan natin siya. Ayan, luto-luto po. Ayan. Tikman natin ngayon. Masarap dyan, nandiyan yung lasa niya ng lemon, lemon zest, tapos ma-aroma. Dahil dun sa nilagay natin ng mga gulay, lalo na itong ano, yung dahon ng sibuyas. Saan ba mo? Uy, para talaga siyang pinangat. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko ito kakainin ng ano kasi para sa asawa ko ito eh. May gagawin pa kasi ako. Na video idudugtong ko rito yon, kaya hindi ko muna siya gigibahin. Salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po.